Magandang magandang umaga sa ating mga tagapakinig. At syempre, nandito na naman tayo ngayon sa isang araw ng Webes. Good morning sa'yo, Mariel. At kasama nga natin ngayon sa ating programa bilang panauwin natin si Ma'am Jingle Barlaan ng Community Affairs Office. Good morning sa'yo, Ma'am Jingle. Good morning, Sir Jackie, Ma'am Mariel. Ayan. So ngayon ang pag-uusapan natin ay dalawang topic mo ang makakakwentuhan natin si Ma'am Jingle. Ito ang una ay ang tungkol sa ating nalalapit na City Day. Kasi taon-taon, isa sa mga opisina na nag-aasikaso nito ay ang Community Affairs Office. Pero ngayong taon na ito, Tita Jingle, ano ang plano natin para sa ating City Day? At ano ang kaibahan sa mga nandaang City Day? Siyempre po, kahit na nandito tayo sa COVID problem, kailangan naman din nating i-celebrate yung ating San Jose City Day. So, ginusto po ng ating mayor na simple lang na paghahanda para dito, para lang po siyang flag raising ceremony. Ang pupunta lang po ay yung ating mga elected officials saka mga ibang head po ng ibang agency natin. So, magkakaroon lang first part, yung pag-message po ng ating mayor, welcome address po ng ating vice mayor. And then, sa second part, meron po tayong gun salute na gagawin po ng ating mga kasamahan sa Philippine Army. And then, floral offering na po na, gaganapin po ng mga ating mga elected officials. So, konti lang po, baka mga 20 ano lang ang pupunta participants. Yes. So, balikan natin na magkaroon tayo ng konting retrospective dun sa mga nagdaan nating City Day. Noong 2016, ang tema natin, dito yung nagsimula na magkaroon tayo ng mga theme. At noong 2016, ang tema natin, Ma'am Jingle, ay yung cowboy. Oo, nakaawo. Yes. So, ngayon naman, noong 2017, ang sumunod nating tema ay naka-floral tayong lahat. Sinundan ito nung tayo naman ay mga nakapayong noong 2018. Yes. So, taon-taon yung mga ganong pasabog mo yung mga tema talaga. Tapos golden 2019, ito ay yung golden naman. Kasi golden anniversary ng ating city. So, ngayong taon na to, wala tayong tema, pero parang ang tema natin ay yung nakamask. Diba? Kasi talagang yun talagang dapat natin inoobserbahan ngayong panahon ito. Lagi tayong nakamask, lagi tayong mag-social distancing, at yun nga yung palaging paghugas ng kamay para na rin mag-ingat sa COVID-19. At eto nga, Tita Jingle, nadako na naman yung usapan natin sa COVID-19. At hindi naman lingid sa kaalaman natin lahat, base dun sa announcement ni Mayor, na mayroon na tayong patient number 7. Yes. So, ang patient number 7 na to ay nakatira sa Rufina Homes. Diyos ko, subdivision pa natin ni Ma'am Jingle. Pero wala naman po kayong dapat ipagpanik. Kasi ay very cooperative yung patient. Talagang siya pa yung nagbigay ng voluntaryong impormasyon sa barangay at sa ating city health office. At ako mismo, nakausap ko siya, no? At napakatinong kausap. At kasi nga nagtatrabaho siya sa BPO ng Jingle. So, sanay siya sa pakikipag-usap sa tao. Ngayon, napag-alaman ko ng Community Affairs Office ay mayroon din parang pakulo para sa mga barangay na aktibo sa pagsupo dito sa COVID-19 o sa pagkontrol sa paglaganap na ito. So, ano itong pakulo o pa-contest mo na ito, Ma'am Jingle? Actually, naisipan nito ng aming office kasi nakita ko kung kano yung parang burden na talaga si Mayor Kokoy tungkol dito sa nangyayari. So, minsan, nung nakaraang ban na halos linggo-linggo, nagpapa-meeting na siya. Diba? Pa-meeting na talaga sa yung mga bangko, yung mga establishment. And then, yung mga kapitan, halos tatlong beses na sunod-sunod. Kasi nalulungkot siya ngayon. Pag nakikita niya, pumupunta siya ng barangay, parang walang naka-face mask. Walang ganun, parang hindi sinusunod yung minimum health standard. Siyempre, kami yung sa office namin, nakikita namin yung ganun na ni Mayor. So, naglatag kami sa kanya. Sir, sabi ko, may naisip po kami, baka pwede tayong magpa-contest. Para, di ba, si school, pagka yung mga bata, gusto nyo, ito yung magiging first honor, may ganito. So, meron kang dapat gawin. So, nilatag namin to kay Mayor. Pwedeng basahin ko yung objective na to. Yes. So, sa our board ko na lang. Siyempre, gusto nito, kaya namin bagawin yung pa-contest na to. Ang title ay
search for best barangay practices in COVID awareness, protection, and resiliency. So ito, meron po kaming corresponding prizes or pinaka-incentive para hung, ano, to strengthen and mobilize the B-Hertz and also the BCMT. Meron po tayong kinerate na bawat barangay ng barangay COVID monitoring team. Kasi nawala na kasi yung checkpoint natin, di ba? So parang kapalit nito, ito yon. Pero mas malalim yung ginaganapan nito. So number two, para din po mapalabas yung best practices among barangay officials kung paano nila i-manage yung ganitong may coronavirus disease. Parang iba kasi may ano eh, competition bawat barangay eh, di ba? Ngayon din, paano nila matutulungan yung mga constituents to recover quickly. So ito yung resiliency nila sa pandemic nito and to live into a normal living, a new normal living na. And also to create measure, action plans, and ordinances relative. Siyempre, sa barangay na, gagawa sila ng mga barangay ordinances na ipapatang nila eh, para noon meron silang sinusunod na kung manghuhuli sila. Meron naman din silang mga gagamitin na ticket. Siyempre, kung ang susundin nila yung city ordinance, medyo mataas tayo, 1,000. Diba? Eh kung sa kanila, pwedeng 200, upon me na sa gusto nila. So, ang parameters nito, 30% yung functionality ng BHERT, tsaka nung barangay COVID monitoring din. Then yung measure or action plans, ano yung ginawa nila para sa COVID awareness and protection? Gayun din yung sa resiliency. Meron ba silang gagawin na magtanim, di ba? Yung kanilang kooperatiba, paano yung livelihood? Magkaroon ng iisipin na ganito ang isang kapitan. Siyempre, ang dami na wala ng trabaho eh, di ba? Ang dami nag-uuwian. So, paano nila maigaguide yung mga kabarangay nila upang maka-adapt sa pangyayari na to? Hindi naman pwedeng mawalan na lang agad ng pag-asa, di ba? And then, and last natin, siyempre, yung ano nila, yung implementation nila ng mga ordinances. Baka mamaya, gawa naman ng gawa ng ordinances, hindi naman talaga ini-implement. Kaya dapat, meron din itong bigat. At sa huli natin, kailangan makita rin natin kung paano yung barangay ay makipag-cooperate, coordinate sa barangay officials and constituents. Makikita rin kung paano nila ginanapan yung sa health and nutrition, and then also sa environment, sa mga basura nila. Baka, porque may COVID-COVID, nakakalimutan na natin, di ba? Yung kalinisan, yung peace and order sa agriculture. Di ba ngayon ang national, yung pagtatanim ang focus nila? And then also, yung para sa economy ng barangay. So, ito po ang mabibigyan po ng pinakamagandang barangay na best practices related sa COVID ay 50,000. Naku, 50,000 po. 50,000 pesos. Yes, ang second placer ay 30,000 and then 20,000 po para sa third placer. So, yung hindi po yung consolation prizes of 2,000 per barangay na makakasali dito. So, ang awarding po nito, ang launching po nito, sana po may meeting sana yung Liga this coming Tuesday. Kaya lang, naka-quarantine si ABC. Kaya, lumabas kasi siya ng, ano eh, ng bayan. So, naka-quarantine siya. So, hopefully, sa third Tuesday, ilalunch na po ito. And then, ang awarding po nito, next August 10. Yeah, hoping and praying na normal na yung buhay natin nun. Ah, so next year. Oo, kaya ito, sa itong months, starting by August, ma-observe na ito. Makikita na natin, base dito, mag-grade na natin sila. Kumbaga, di ba parang estudyante yan eh, na kailangan kumuha ka ng uno para maging valedictorian ka. So para maging valedictorian, ano gagawin mo? Mag-study harder, di ba? Pumasok ka lagi. Ganon din yon, may susundin sila. Ayan, napakagandang impormasyon na may ibinahagi mo sa amin na Tita Jingle. Kaya ikaw ang isa sa mga paborito kong bisita dito kasi ang dami mong naibabahaging impormasyon. Ako yung natatahimik. Oh, hindi ko kailangan magtanong kasi voluntary ang magbibigay ng mga ganitong impormasyon. At napakagandang inisyatibo niya at napakaganda rin motivation sa ating mga barangay COVID monitoring team para pagbutihin yung gagawin nila. Kasi nga, ito yung bagay na hindi kaya lang basta ng city natin. No? Kailangan talaga ng kooperasyon ng lahat, lalo ng barangay. Ito nga yung laging sinasabi ni Mayor, yung mga barangay ang nakakakita sa kanilang dapat mga talaga yung B-Hertz.
Yes, napakahalaga ng presensya mo. So, pakiusap din naman natin, no, sana yung mga tao dyan sa mga komunidad o sa barangay, maging cooperative naman tayo sa mga ganitong pagpapatupad ng mga pangdisiplina, ika nga ng mga iba't ibang programa natin para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Napakahalaga nga ng pagsusuot ng mask. Mm-hmm. Ako ngayon hindi naka-mask kasi nag-i-interview tayo, meron naman tayong shield, di ba? Naka-mask naman si Mary, naka-mask yung ibang tao dito sa... Ah, meron na pala siya. Ako, kaya po, may relic siya. Okay. Di ba? Kaya kanina, pero si Gina kanina nung nagsasalita, naka-mask pa rin yata siya kasi naririnig ko sa radyo parang ganito. Pero mabuti nga yung nag-iingat tayo sa lahat ng pagkakataon. So, tama yung sinabi ni Tita Jingle, si Mayor, minsan maglulubog sa mga baryo, sa barangay, makikita niya yung mga tao walang mask. Oo. Kahit nga dito sa urban barangays, limbawa sa Abar, di ba, may mga taong nakikipagsiksikan sa mga talipapa doon na walang mask. So, napakadelikado po. So, ito po ay protection natin, no? Unang-una sa ating sarili. Protection na rin natin sa ating mga kapwa. So, ugaliin natin yan. So, next year, malalaman natin kung sino ang nanalo dyan, Tita Jingle. Pero sa paningin mo ha, meron na ba tayong mga frontrunners, ika nga, or mga favorites na barangay na sa tingin mo ay magiging standout tungkol dito? Actually, may mga nakikita ako na mga kapitan na talagang may ginagawa, talagang gumagawa na sila agad. Misa nga, hindi pa naigagawan. Meron na silang solusyon eh. Natutuwa po ako. Kaya lang, meron ding iba na... I think isa dyan, Tita Jingle, yung kapitan ng barangay sa Tunino Second. Napaka-aga. Kapitan natin. Kasi kapitan natin, ano? Hindi, ngayon kasi kanina paglabas ko ng Rufina, nakita ko, sarado na yung isang gate. Oo. So talagang nakokontrol mo yung papasok. Tapos may mga tao, may personal dun sa main gate na nagbabantay siguro para nakahandang magtanong kung ano yung purpose na gagawin mo doon. At meron kasi Tita Jingle na nagtanong sa Facebook page natin kung bakit daw hindi pabuksan yung gate ng Rufina and Christianville. Ang traffic na daw sa Santo Niño Second. Sa Santo Niño First dahil doon sa ginagawang tulay. Well, una-una, yung paggawa ng tulay na to ay proyekto po ng DPWH. Oh, no? Yes. So, kailangan i-adjust natin yung mga time natin. At yung gate naman, dun sa pagitan ng Christianville at Rufina, syempre para mapigilan pa rin yung galaw ng tao dahil nasa quarantine period pa rin tayo. Actually nga, di ba dati, dalawa yung gate natin sa harap. Dahil sa mayroon nga tayong naging COVID patient, sinarap pa isa. Kalate. Para nun, isa lang ang dinadaanan at ang dami daw kasing umuwi sa Rufina 4. Yes. Actually, hindi naman nung gagaling sa atin yung mga COVID patient eh. Oh, oh, oh. Sila yung mga galing sa labas. Ibang lugar. Di ba? Yung mga locally stranded individuals, okay. Hindi naman galing sa loob. So, dapat itindihin natin yung mga ganun, no? At tip lang po, dun sa mga dumadaan sa lugar na to, kung gusto nyo maiwasan yung traffic sa Santo Niño First, pwede nyo gamitin yung... May bypass! Bypass road. Doon ako dumadaan. Doon ako dumadaan na, hindi na ako dumadaan dito. Doon ako dumadaan na yung Tita Jingle. Puti nga ka mo, may bypass eh. Aabutin ka ng 30 minutes o minsan ang tagal na paghihintay doon. Kasi talagang ginagawa yung kalsada, we have to bear with it, ika na. So, ano pang iba nating announcement, Tita Jingle, bukod sa update mo sa atin sa City Day? Mm-hmm. At dito nga sa pa-contest para sa pinakamahusay na Barangay COVID Monitoring Team. Ang ganda ng ginawa mo, Tita Jingle, kasi lagi nga natin sinasabi, no? Itong the way we deal with COVID, yung approach natin, parang merong disaster na naka... Dapat ganun parang, eh. Parang may bagyo. Kailangan quick response team dapat magmuna barangay, city, province, ganun. So, tulungan talaga. So, maraming salamat sa initiative mo na yan. Napaka-creative mo talaga, no? Kasi panandalian ka pa lang sa Community Affairs Office. 6 months. Ay, ang dami-dami pauso at mga kung ano-anong pasabong ni Gama. Pagpala nasa barangay ka, makikita mo talaga yung puso ng mayor. Makikita mo yung, minsan maawa ka na ba na parang nalulungkot siya kasi natatakot siya na dumami. Dahil hindi nga kaya ng hospital natin. Yes. Isipin mo, miniting ang palengke, miniting ang mga leaders ng charges, ilang beses mini-meeting ang kapitan. Nakikita mo eh. Lagi kang kasama sa mga oo, meeting. Oo, makikita mo. Kaya siyempre, bilang nandito ka, part ka ng LGU na to,
hindi lang pwedeng dapat na nasa posisyon ka, dapat iisip ka din ng paraan para makakatulong tayo sa problema ng LGU, yes, or ng city. Napakaganda ng sinabi mo na yan. No? Kailangan tingnan din natin bilang parte ng lokal na pangalaan at ng gobyerno kung ano yung maitutulong natin, hindi yung isang tulik sa impanati. Tsaka kailangan talaga yung bilis ng aksyon. Yes, oo. Oh. Sa anong tutika Julia. Tapos nag-meeting na naman nga yung ano eh, yung contact tracing. Kasi part tayo ng contact tracing. Oo, yun yung pinupukpok ni Mayor, yung contact tracing. Napakahalaga nun. At sabi nga ni Mayor Magalong dun sa Zoom conference niya, no? Every second matters. Pagdating sa contact tracing and pag-isolate ng patient, it's not, hindi everyday matters. Hindi ganun. Every second matters. Oh. So kung meron tayong dapat gawin na pwede gawin na agad. Gawin na araw na to o ngayong oras. Na gawin na, huwag ipagpabukas. Yes. Tama. Diba? Natatawa ka. Diba, Jigga, kasi ito yung pinag-uusapan natin pag tumatawag ako sa iyo sa telepono. So marami, meron ka ba bang ibang mensahe sa ating tagapakinig? Actually, sayang nga may ni-research ko kasi nung sinabi mo na ako bang ang tungkol sa August 10, nag-research ako ng konti para tuloy hindi niya. Okay. Yes, oh. Kapalit lang to. Ang Sanasi pala ay dating part of Pungkan. And then dahil mas malapit sa Lupao, naging baryo ng Lupao, na ang tawag ay Barrio of Kabaritan, from yes, the name of plant na Barit. So yung Kabaritan, ito daw yung place kung saan maraming tumutubo na Barit. So noong March 19, 1894, naging full-fledged town siya, na nagkaroon siya ng interim government headed by Don Canuto Ramos. Sa totoo lang, nagtataka ako, ba't kaya ako kasama si Don Canuto dito sa mga ribulto na ina-opera natin? So siya pala, yung unang-unang naging mayor. Ang tawag sa kanya ay Kapitan Municipal. Kaya sa Monday, siya ang star of the day. Kapitan Municipal, nako, good morning sa mga tagapakinig natin from Ramos family, no? Oh. Talagang iba yung pedigree mo, Abby Ramos, friend ko yan. Oh, kaya nga. Lolo niya to, kadugo niya itong si Canuto Ramos. Okay, then sa Pay Republic Act number 6051, approved noong August 4, 1969, na-approve yung charter of the San Jose City. Pero kailangan itong i-proclaim ni President Ferdinand E. Marcos para nagkaroon na tayo ng formal organization of the government na August 10. Kaya yung proclamation number 595, doon tayo na-declare na talagang San Jose City of Nueva Ecija. Ngayon, bakit naman laging walang pasok? Na-declare na special non-working holiday para sa mga taga San Jose. Oo. Baka ang August 10 para sa San Jose, Republic Act number 9779. It is an announcement special non-working holiday. Na-approve ito sa Congress November 17, 2008, sa Senate, August 24, 2009. Na-approve ni President Arroyo noong November 17, 2009. So kung titingnan natin, na-enjoy natin ang non-working holiday noong 2010 na. So hanggang ngayon, kaya pag August 10, wala na tayong kaso. Naku, pinag-research pa ako talaga ni Sir Jackie. So, doon kayong information na ipopost natin yan sa page natin. Yes. Na, si pipilasin ko yung page na si pinagsulatan ni Kita Junior para hindi na ako. Sabi ko nga, eto kung may nakinig. Sir Jackie, kung may nakinig sa isang Thursday, may bibigyan ko ng 500 yung unang-unang makakasagot. Dito sa base sa sinabi ko. Naku, magpa-contest tayo dyan. Next Thursday. 500 lang ah. Tapos i-message sa City of San Jose na Facebook page ang inyong sagot at magbibigay ng premyo si Tita Jigat. Ang bongga ng guest natin ngayon, meron ba siyang pa-premyo para sa ating mga tagapakinig. At baka may gusto kong batiin, Tita Jigat. Okay. So gusto kong batiin yung anak ni Sheridan. Birthday ngayon, ini-invite akong lance. Kaya sabi ko, batiin ko si Sherry Linda in Asuncion. Siyempre, binabati ko yung mga opisina kong mga naka-tune in sila, nakikinig. Hindi ko na kayo isa-isahin. Basta pasalamat ako sa inyo. Napaka-supportive nyo. Tsaka talagang mararamdaman natin yung pagkakaisa natin. Gayun din sa local disaster office. Lagi kay Sir Amor kasi lagi ako doon kay Sir Amor. Building kasi kayo. Oo, yung building niya kasi yung aming kinalalagyan. May GC tayo eh. May group chat kami. Oo. Team Taal. Kasi kami yung mga nagpunta nun sa Taal. And then also, gusto kong batiin si Sir Augusto Yalong, yung bagong
fire chief, fire marshal natin ng San Jose. Mm. Boss ng anak ko yun, poging-poging happy ng fireman, fire department, and then ang aking anak na... Yes. Oo. Ang aking anak na si FO3 dyan, Cesar Barlaan. Saka, ganun na rin sa mga opisina niya. And also, sa buong San Jose, sana po, lagi tayong paggising pa lang natin. Mag-pray na po tayo para sa God's protection, para sa ating lahat, ganyan din sa mga mahal natin sa buhay. Isama po natin yung mga leader natin. Sabi ko nga po, pag ang mayor natin nagkasakit, ang mahirap po yung walang leader. Kaya kailangan, ipasama po din natin sa prayer natin. So, ang buong San Jose, sana po, Lord, ingatan mo kami lagi. Salamat po. Yes, maraming salamat, Tita Jingle. At magbabalik pa po ang PIO Hour.